Magandang araw! Maligayang panonood dito sa TV Eskwela. Ako po ang magiging guro ninyo ngayon sa Filipino 9, Binibining Cherry Melendres Crieta, mula sa New Sibunga National High School, Nabunturan West District. Sa TV Eskwela, sama-sama tayo tungo sa karunungan. Sa hapong ito, meron tayong apat na kasanayang pampagtuturo na kailangan nating matamo. Kasanayang pampagtuturo. Una, nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Pangalawa, nasusuri ang tunggaliang tao versus sarili sa binasang nobela. Pangatlo, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. Pang-apat, naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao versus sarili. Mahilig ba kayong magbasa ng mga babasahin? Very good! Dahil ngayong araw, isang nobela ang ating tatalakayin. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang akdang pampanitikan na nahahati sa mga bahagi. At ang bahaging ito ay tinatawag na kabanata. Madalas, hindi ito natatapos sa isang upuan lamang, sapagkat isa itong mahabang salaysay ng mga pangyayari na nakatutulong upang makabuo ng matibay at malikhaing banghay. At ang mahalagang sangkap ng nobela ay ang tunggalian. Nahahati sa apat ang tunggalian sa nobela. Una, tao laban sa tao. Dulot ng kaniyang kapwa ang mga kasiphayuan niya. Pangalawa, tao laban sa kaniyang sarili. Ito ang paglalabang pangkatauhan ng pangunahing tauhan. Pangatlo, tao laban sa lipunan. Magiting na nakikibaka ang pangunahing tauhan sa mga kasawiang dulot ng lipunang kaniyang kinabibilangan. Pang-apat, tao laban sa kalikasan. Magiting na nakikibaka ang pangunahing tauhan sa mga kasawiang dulot ng kapaligirang kaniyang kinaaaniban. At ang nobelang ating tatalakayin sa araw na ito ay may pamagat na ang paghuhukom. Ito ay isinali ni Luwalhati Bautista sa Filipino. Ang akdang paghuhukom ay orihinal na isinulat ng isang manunulat mula sa Thailand na si Chart Kobjeti. Panigurado, marami sa inyo ang hindi gustong magbasa ng nobela dahil masyado itong mahaba. Tama? Dahil halos kayong lahat ay nasanay ng magbasa ng maiikling kwento. Ngunit sa oras na ito, inaasahan ko kayong lahat ay makilahok at makinig at intindihing mabuti ang araling ating tatalakayin ngayon na nakabatay sa teoryang realismo. Tandaan, ang ating babasahin ngayon ay isang bahagi lamang ng nobela. Buksan ang inyong mga module sa pahina 5 hanggang 7. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para basahin ang nobela. At ang oras ay magsisimula na ngayon. Tapos na ba kayo? Panigurado! Marami pa sa inyo ang nalilito ngayon. Kaya,
Sa oras na ito, ipapaintindi ko sa inyo ng mabuti kung ano ba talaga o patungkol saan ang nobelang inyong nabasa. Isa-isahin natin ang mga pangyayari sa nobela. Ang nobelang ating nabasa ngayon ay umiikot sa buhay ni Fa, kung saan kasama niya sa kanilang bahay ang masakitin at balong ama. Ang pangarap ni Fa sa buhay, maging isang monghe. Ngunit dahil sa sitwasyon ng kanyang ama, kailangan munang isantabi ang kanyang pangarap para alagaan ang kanyang ama. Si Fak ay naging bahagi din ng National Army. Noong nakabalik na si Fak sa kanyang nayon, gusto na sana niyang ipagpatuloy ang naudlot niyang pangarap. Kaso, may problema na namang dumating. Sa pag-uwi sa kanilang nayon, doon niya nakilala ang kanyang madrasta o stepmother. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Mai Sumsum. Nakakabighani ang ganda ni Mai Sumsum. Ngunit, kung napapansin natin, ang babaeng ito ay may problema sa kanyang pag-iisip. Kilala si Fak sa kanilang nayon bilang isang marangal at disenteng tao. Simula na namatay ang kanyang ama, may usap-usapan na sa kanilang nayon na si Fak at ang kanyang madrasta ay may relasyon. Noong una, hindi niya pinapansin ang mga chismis na ito. Pero habang tumatagal, pahirap ng pahirap si Fak sa usaping ito dahil sa mga kilos na ipinapakita ni Mai Sumsum. Ito naman kasi si Mai Sumsum ay tila bagang may delusyon o parang may nakikita siyang kung ano-ano sa kanyang paligid. At ang kanyang kinikilos ay kakaiba. Mahilig siyang ipakita ang kanyang sarili sa publiko, na para bagang wala siyang gaanong kahihiyan sa kanyang katawan. At ang mga pinaggagawa niya ay nakakasira sa reputasyon o pagkatao ni Fak. At dahil dito, kung ano-ano ang nabubuo sa isip ng mga tao. Tulad ng mga tauhan sa nobelang ating napakinggan ngayon, dahil sa usap-usapan, agad-agad silang nanghusga kay Fak. Sa panahon kasi natin ngayon, kung makakakita tayo ng ganitong sitwasyon, hindi maiiwasan na agad-agad tayong nanghuhusga base sa ating mga nakikita. Kasi hindi muna inaalam kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Bagkos kung ano ang nakikita nila sa paligid, ay yun ang kanilang pinaniniwalaan. At ang masakit pa dito, hindi na nila malalaman ang totoo dahil umiiral na agad ang pagiging mapanghusga ng tao. Kung saan walang naidudulot na mabuti ang panghuhusga sa ating kapwa. Kahit wala tayong matibay na batayan, agad-agad tayong nanghuhusga. At ito ang nagiging sanhi ng hindi pag-uunawaan ng bawat isa. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang sa Thailand nangyari, kundi sa iba't ibang kultura at iba't ibang bahagi ng mundo. Makikita din natin sa Biblia mula sa 7 ng Mateo, versikulo 1 hanggang 2. Ang sabi ng Diyos, "Huwag kayong humatol nang di kayo hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba." Ngayon, natapos na nating talakayin ang nobela. Magbibigay ako ng ilang katanungan at kailangan ninyong sagutin ng maayos. Kunin ang mga module ninyo at buksan sa pahina Siyam
at sagutan ang mga kasanayan. Oops! Tandaan, isusulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Meron tayong 5 katanungan. Basahin mabuti ang mga pahiwatig na may salungguhit na pahayag na ginamit sa akda at piliin ang mga interpretasyon nito. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel o kwaderno. Una, sa pagdaraan ng mga araw,